Punta kami ng Dinggalan, just to visit relatives there. So ito, wala pa rin akong cam, cellphone gaming lang ulit. And siya yung kumuha ng video. Ito yung part na papuntang Japan, sa Nueva Ecija, or going to Kumanatuan. I think this is San Leonardo, going to Japan and going to Kumanatuan. Ito yung medyo mahabang diretso na kalsada. So, sobrang sarap ng biyahe dyan sa part na yan kasi magandang dire-diretso lang. Though medyo maraming sasakyan kasi weekday kami umalis. So, hindi makabakbak ng gusto dyan. Pero okay lang naman, chill ride lang naman tayo. And medyo tipigan sa gas dahil alam nyo naman ang presyo ngayon. Sobrang nakakaurat. So, sa Kumanatuan, medyo mura ang gas doon. 75, 76. So, yan ang advantage na may OBR. Meron kang tada video. Ang pogi nyo, no? So, wearing my Team Manila jersey, courtesy of Black Ravens. Ayan si Commander. O, oh, diba? Different angles. Makikita nyo dyan. Oh, diba? So, ito yung mga picture namin na nakarating na kami ng Nueva Ecija. Then, after siguro mga 30 to 40 minutes, nakarating na kami ng Gabaldon. And, ito talaga medyo sobrang nakaka-mesmerize talaga yung lugar na to. Dahil kitang-kita mo yung mountain ranges ng Sierra Madre. So, nandiyan ka para kang waiting sa painting. Diba? So, ayun, nakita niyo yung picture namin noong Black Ravens last year. Noong nagpunta kami dyan sa Gabaldon. So, sobrang nakaka-miss din. Kasama yung grupo. As far as I remember, huling biyahe namin yata was Pangasinan pa. Ito kami ng Pangasinan. So anyway, going back dito sa video. Ayan, diba? Sobrang ganda talaga ng lugar dyan. Mapansin nyo, ang baga lang nung andar ko kasi talagang sinusulit yung view. Kasi yung view, tipid ako sa gas. talagang nina-enjoy ko yung view dyan. Left and right kasi yung view ng bundok. So, sobrang ganda. Then, after a few minutes, narating namin yung sign ng Gabaldon where we took some pictures. Ayan, diba? Okay, makita ka niyan, tulog-tulog lang. And some more photos of the magnificent view dito sa Gabaldon. And dire-diretso na yan. Nalampasan namin yung tuturo mo dyan. And nalampasan na namin yung diretso na yun. Then, still, yun nga, yung view. Sobrang ganda talaga. Wala talaga akong masabi. Sarap balik-balikan yung lugar na yun. And after a few minutes, narating namin yung Dupinga River. So, yan yung pinuntahan din ng Black Ravens. Nagpunta kami dyan. Yan yung mga pictures namin. And dire-diretso na namin yan. Going to Dinggalan. More or less, mga 40 minutes to 1 hour bago mo marating yung Dinggalan. Sobrang ganda ng daan yan. Though hindi siya asfaltado all the way through, pero maganda yung mga kurbada. Yung mga part na asfaltado, yan, nakikita nyo sa video. Yung view ng bundok, hindi na masyadong ano dyan, pero yung kalsada talaga, yun ang panahala. Sobrang ganda. And syempre, sobrang ingit ko rin nga kasi hindi ko kabisado yung daan. Diba? So, kailangan ano tayo. Cautious tayo. Hindi natin kabisado yung daan, natin kabisado yung mga kurbada, unlike
ano natin, yung siste, yung mga liguan dyan. So yan, doon pa rin, approaching Dingalan in Aurora Province. Ang ganda naman na dyan, ang sarap ng simi ng hangin, sobrang fresh. Nakaka-relax. Then ito yung I Love Dingalan na signage. So tigil muna kami dyan syempre to take some photos. Tao break of course. Then some more photos. O diba? Project muna tayo. Then biyahe na uli. Siguro more or less 30 minutes pa or mga isang oras. Mararating nyo na yung town proper ng Dingalan. Then, dire-diretso pa kami kasi pupuntahan namin is sa Ibona, Aurora. Siguro mga dalawang, tatlong bayan from Dingalan. Then, along the way, nadaanan namin tong magandang view na to. Yan, so pagkaliwa namin dyan, boom! Diba? Tanaw nyo yung dagat. Sobrang ganda. Then, ayan, kumawa ng video. Yan ang makikita nyo. So, overlooking yung beach. Sobrang ganda, payapa ng dagat. Then, kita mo yung mga bulubundukin dyan. So, ayan. Picture muna kami. Siyempre, di mo wala si Boris. Kailangan picture natin yan. Yan, oh. Ang ganda, diba? So, kita mo yung Pacific Ocean. So, yan yung Pacific Ocean. So not, kung natin ka sa mapa, ang Aurora is nasa right side ng map. So dito na yung medyo challenging na part. No? Ito na yung halik bayan na ito ng Matawe, if I'm not mistaken. Ganda rin ang view dyan, as in. Yung kalsada is talagang tabing dagat na. So, talagang hindi na maingat dyan, mapatingin ka talaga sa view. So, hindi naman ano, kasi sobrang konti lang ang dumadaan. I think, mga nasa, siguro, sa span ng 1 kilometer, mga 2-3 lang makakasalubong mo. Then, eto na, yung nagpahirap sa akin, at kay Boris. And yung rough road. More or less, mga 20 to 30 minutes na rough road yan. Siyempre, babagal lang ang andar ko dyan kasi hindi ko naman kabisado yung daan. Then, siyempre, yung motor natin, hindi naman for off-roading, diba? And yung gulong natin is pang, ano talaga, pang paved road, kung tawagin, diba? Luckily, nung dumaan kami dyan, tuyo. Pero nung sumunod na araw, pag napunta kami nung sa Dingalan, sa town proper, medyo maputek kasi nag-uulan. Siyempre, bundok yan. Given na yan na maulan talaga at times. So, medyo nagputek-putek. Kaya, bugbog talaga ang suspension ko dyan, bugbog ang gulong, bugbog ang boom motor, pati katawan ko talaga. Pero, it's all worth it. Sobrang sulit na sulit ng biyahe na yan. Kaya kung pupunta kayo dyan, make sure magpagas na kayo sa Dingalan kasi wala nang gasoline station dyan. Or else magbabote-bote kayo. I think mga nasa 85 to 90 pesos per bottle. And syempre hindi naman tayo sigurado kung ano ba yun, kung puro ba na gasoline na yun or yung iba sinasabi nila may halo, diba? Then some more rough road. Yan, diba? Sobrang hirap ng daan dyan, pero okay naman kasi sulit naman yung view after mo dyan. Then narating na namin yung Ibona. Ayan, yun na yung tabing dagat na kalsada. Nakita mo yan. Madami din mga resorts dyan. Pwede kayo mag-rent ng mga cottage. Then, marami din mga tourists nagpunta kami dyan.
lalo pag gabi, may inuman din, mga parties, ganyan. So, all good dyan. So, ayan, nandito na lang muna itong part 1 kasi medyo mahaba. So, abangan nyo.